Hi guys! Welcome back sa channel natin, XPH. Okay? So, for today's video guys, may bago na naman tayong tutorial sa inyo na ibabahagi kung papaano nyo guys i-fix yung frame drops or lag sa Mobile Legends nyo while nasa battlefield kayo nito or naka-in-game kayo nito. Ano? Okay? So, yung FPS or frame drops kung tawagin, nangyayari to guys, especially sa mga naka low-end device lang or yung mababa lang yung specs. Pero kahit sabihin natin na mababa lang yung specs ng phone natin, may mga settings kasi tayo na pwede nating i-adjust sa Mobile Legends at yung sa system settings ng phone natin. No? So papakita ko sa inyo guys yung settings ko dito sa Mobile Legends. Ito lang yung pinaka-normal na settings or standard na settings na ina-adjust ko. So yung refresh rate nya is naka-high, yung graphics is smooth. So pwede nyo itong gayahin guys. Okay, so ngayon naman meron akong i-share sa inyo guys about naman dito sa phone ko na ginagamit, which is naka-Realme C12 po ako, kung papaano ko siya guys ino-optimize yung paglalaro ko ng Mobile Legends. And at the same time, hindi ako guys nakakaranas ng mga frame drop. Siguro nakakaranas ako pero hindi siya ganun ka tindi talaga na mapapansin mo talaga na nagpi-frame drop na siya. So ayun nga guys, no. So may ituturo ako sa yung settings dito about sa phone natin. Okay? So itong gamit kong phone ngayon guys is, kung mapapansin nyo, Realme C12 po 'yan. Ito yung pinaka specs niyan. Yung processor niyan octa-core Android 10 version at 3GB lang yung pinaka-RAM nito. So kung makikita nyo guys, ano, okay, kung ganito yung phone nyo guys, pwede nyo gayahin itong mga settings na i-adjust ko sa phone ko para pwede nyo ring i-apply sa inyo kung may mga frame drops or FPS drop kayong na ranasan dyan sa phone nyo habang naglalaro kayo ng mga online games, ano. Okay, so ngayon guys, kailangan nyo munang i-activate yung developer option nyo. Okay, so sa mga hindi nakakaalam, punta lang kayo sa All About Phone, hanapin nyo dito guys yung version, then i-press nyo guys 7 times yung build number na to hanggang sa lumabas yung ganitong notif na no need, you are already a developer. So ibig sabihin nyan, naka-activate na yung developer settings ko dito sa phone ko, no. So sa akin, since Realme phone yung gamit ko, makikita nyo lang yan dito, no, kung Realme user ka. Press nyo yung additional settings, then scroll down nyo lang, then dito guys makikita nyo po yung developer options. Okay, so kung sa inyo guys hindi pa naka-activate yan kasi basically kapag kaka-enable nyo pa lang to sa about phone, itong settings na to, naka-disable pa yan, no? So kailangan nyo lang siyang i-enable. Okay, so click nyo din yung okay. Then itong developer option guys, may mga settings kayo dito na pwede nyo i-adjust, depende kung useful yung settings na gagalawin nyo. Pero kapag hindi naman siya ganun ka-useful sa mga online games, so huwag nyo na siyang galawin guys, no, kasi baka may mga settings kayo dito na hindi nyo alam kung para saan yung purposes nya. Okay, so sa pinaka baba guys, hanapin nyo yung hardware accelerated rendering. So dito guys, itinuro ko na to dati guys, yung dalawang ito, yung 4 times MSAA tsaka yung disable HW overlays. Ito pwede nyo tong i-activate or i-turn on. Pero guys, magdedepende to kung high-end or low-end lang yung phone device na ginagamit nyo. So kung yung phone nyo guys is 4GB or 6GB RAM yung specs nya, pwede nyo tong i-turn on yung dalawang ito, ano, kasi napaka useful nito guys, lalo na kapag maganda yung processor ng tawag nito ng phone nyo. So pwede nyo i-enable itong dalawang to, no? Pero kapag low-end specs or device lang yung gamit nyo, I suggest na i-turn off nyo lang muna yung 4x MSAA kasi ito guys, hindi ko alam kung lahat ng low-end device ngayon is maganda na yung processor kasi magkakaiba naman tayo ng processor kasi itong pinaka processor kasi ng phone na to, which is naka MediaTek Helio
Helio G35 lang siya, so hindi pa siya ganun ka-optimize. Pero depende sa inyo guys, ano, i-test nyo pa rin kung gusto nyo i-turn on yan. Okay, so ngayon naman guys, scroll down ulit kayo pababa, then hanapin nyo dito guys yung tinatawag na balik tayo, scroll up tayo. Ito guys, itong window animation scale. Okay, so ngayon guys, itong mga animation scale na to, ito yung halimbawa paglalabas tayo ng screen, ganyan. Yung tawag niyan guys is window animation. Pero itong transition, kapag lilipat ka sa isang app, bawa ganyan, nandito ka sa tab na to, then lilipat kayo dito sa Mobile Legends, ito yung tinatawag na transition, ano? Okay, so ito namang animator scale guys, ito yung kapag papasok ka na sa isang application, halimbawa papasok ka sa Mobile Legends, so mag-a-animate siya ng scaling, mag-animation scaling siya, no? So ngayon guys, para mabalansin nyo tong tatlong to, na ito guys, nakakatulong din to para ma-reduce nyo yung FPS or yung frame rate ng phone nyo, which is kung nagkakaroon na kayo ng lag, I suggest na balansin nyo lang tong tatlo na to guys, ano? Okay, so sa akin guys, nilalagay ko siya sa 1.5x kasi kaka turn on ko lang na to, pero na-test ko na to dati guys, no? Okay, so ngayon gagawin ko lang ulit sa inyo to, or papakita ko lang ulit sa inyo to para alam nyo kung paano nyo siya i-adjust. Okay, sa transition animation scale guys, ilagay nyo lang sa 1.5x para maging balance yung transition nya tsaka yung window. Okay, para hindi masyado guys na ma-force yung GPU ng phone natin sa pagpa-process ng ating graphics or screen. So I suggest na balansin nyo lang yung mga animation scale na to, no? Okay, so yun lang guys, no? So sana kung nakatulong sa inyo tong video na to about kung paano nyo ma-reduce yung pagkakaroon nyo ng frame drops. Okay, so yun lang guys, and once again po, thank you so much for watching. God bless.